Bakit nga ba mahalaga ang watch hours? Paano ba tayo makakakuha ng watch hours nang mabilis? Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang topic po natin ngayon is bakit ba mahalaga ang watch hours? So syempre napakahalaga ng oras para sa ating mga YouTuber, small YouTuber. So lalo na especially sa akin na maliit pa lang yung foundation ko, so mag-start pa lang din, maliit pa yung watch hours na meron ako. So syempre hindi naman po free ang pagbuha ng watch hours dahil ito ay magmumula sa atin. At syempre tayo rin ang gagawa para magkaroon tayo ng mas maraming watch hours. So kailangan natin ito, diba? So hindi, lalo na sa ating mga small YouTuber na nag-umpisa pa lang, kailangan nating habulin or ma-meet yung requirements na YT, na YouTube, na kailangan nating maka 4,000 watch hours within 1 year, diba? And 1,000 subscribers in 1 year din. So, syempre, hindi naman tayo bigatin, hindi naman tayo artista na isang upload ng videos natin is mag 1 million views agad, diba? So, kailangan nating pagtrabahuan yung mga content, or kailangan nating pagtrabahuan yung requirements na ganun para nang sa ganun makuha natin ng mabilis ang watch hours na hinahanap ni YouTube. So kailangan nating trabahuhin, guys. So meron naman mga ilang paraan kung paano tayo makakakuha ng free watch hours, like sa mga nagla-live stream, 'di ba? Marami na ngayon mga nag-LS or nagla-live stream ng mga YouTuber din or small YouTuber din na nagpapalaro sila, nagpaparapol para syempre for watch hours, naninigay sila ng watch hours din, no? Nagbibunod sila ng meme. Madami kasi ako napupuntahan din mga LS na nagpapalaro, meron silang mga parapol, like mga legit naman po sila, at marami po silang mga palaro sa kanilang live stream. So especially isa na po dyan sa mga pinupuntahan ko is si Kuya Renz TV. Ayan, malaking ano na rin yan, monetized channel na rin yan. Lagi po siyang nag-live stream. Everyday po siya nag-live stream. So, 1-3 po ata siya. So, punta po kayo dyan kay Kuya Renz TV. At nagpapalaro siya at pamimigay din siya ng watch hours. So, isa din po dyan is si Miss Sheng Light Love. Yun po yung lagi kong pinupuntahan kasi puro legit po yung mga tao doon. Tutulungan po talaga nila kayo na magkaroon kayo ng self-confident din sa sarili, and may mga tips din po si na Sheng doon na kung paano mag-handle ng sarili kapag nagla-live stream ka. So ayun po, na nagpapalaro din po siya at nagbibigay siya ng watch hours sa mga mabubunot niya or sa mga makakasagot ng mga palaro niya. So, ito po yung kay Miss Sheng Live Vlog na channel. So, puntahan niyo po siya. Isa na rin po siyang monetized channel na tumuturong sa mga katulad natin na nag-uumpisa pa lang or nagsisimula pa lang po. So, ang LS po niya is everyday din. 7:30 PM naman po siya start. Onwards na po ata. Isa po, 9:30 mga ganun po. Kasi minsan na-extend. So, punta lang po kayo sa kanila at entertaining po. Siyempre sa mga live stream, hindi lang din watch hours ang makikita natin or makukuha natin. Makakakuha rin po tayo ng mga legit friends or mga organic friends na totoo. At kunwari, nagkaroon din tayo ng LS, nag-live stream tayo sa ating channel. Siyempre, may mga nakilala na tayo sa iba't ibang live stream na pinuntahan natin. Siyempre, meron tayong makikilala ng mga legit talaga or organic friends na talagang susuportahan ka. So, kapag nag-live stream ka, syempre, pupunta sila sa channel mo, sa live stream mo, sa LS mo, at susuportahan ka din, handa ka nilang tulungan. Yun yung mga organic friends, guys. Kaya yun ang hanapin mo. So, dapat legit din yung ating mga friends
para syempre mas mahalaga talaga, mahalaga ang watch hours kasi nga iba lang katulad ng sinabi ko kanina sa una na binigyan tayo ni YouTube ng requirements na kailangan nating ma-meet yung 4,000 subs, 4,000 watch hours within 1 year and 1,000 subscriber din. So syempre yung sa subscriber na 1,000 madali lang naman siyang madali lang siya para sa atin. Kasi pumunta ka lang sa mga LS na nakikita mo, umaten ka lang doon, ang isda ka, isang, mga ilang buwan lang siguro, makukuha mo na yung 1,000 subscriber. 1,000 subscriber, madali lang naman natin siyang makuha guys, kasi sa loob ng isang taon, pumunta lang tayo or umaten lang tayo sa mga LS na pinupuntahan natin, mga isda tayo doon, mga ilang buwan lang makukuha na natin yung 1,000 subscriber, di ba? So, tulungan lang. Katsaga lang din po guys. Tsaka unlike sa watch hours na talagang mahirap siyang makuha para magkaroon tayo ng mabilis na watch hours. So isa pang way din na dito para magkaroon ka ng watch hours, para mas mapabilis yung watch hours mo is syempre continuous dapat yun or consistent ka sa paggawa ng content. Kasi syempre every time na gumagawa ka ng content, dapat maging consistent tayo sa paggawa ng mga videos, hindi yung every month, ganun, tsaka kung as kailan mo lang maisip, diba? So dapat lagi natin itanim sa ating isip na kailangan na kung gusto natin talagang maabot yung gusto natin or kung gusto natin talagang mahabol yung watch hours na kailangan natin. So pag course tayo mawala ng pag-asa guys, hindi porket walang nanonood sa mga videos na ina-upload natin is titigil na tayo. Gawin natin to para sa atin dahil gusto natin to, di ba? So syempre pasasaan ba't makakamit din natin ng tagumpay, syempre makakamit din natin dun sa level na monetize na tayo, di ba? Pwede na tayong makakahinga na tayo ng maluwag. So, syempre, kailangan natin paghirapan bago natin marating yun. So, tiyaga lang. Huwag tayo mula ng pag-asa. So, ayun lang po guys. At sana ay may natutunan kayo sa pag-share ko ng video ito at may apply natin sa ating sarili at channel. At kung nagustuhan nyo naman ito ang video ito at kung bago ka pa lang din sa aking channel, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. At hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga next videos na i-upload ko. So, ayun lang po guys and see you again in my next videos. And God bless!